Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin pong ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muli. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. Suspiramus, gementis et plentis.
et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii. Ad te suspiramus, gementis et plentis. In hac lacrima Close.
Magsitayo na po ang lahat. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon, ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa kami. Lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa Kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inahandog ayon sa kautusan, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan
na minsang paghandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop, sa sala ng sansinukob. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna at lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ho ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. O sa Ingles ay The Solemnity of the Annunciation. Ang Anghel Gabriel sa ating Ebanghelyo nagdala ng magandang balita. At una ho natin pwedeng tignan na ang anghel
ay nagdadala ng mabuting balita. Magandang hamon ho ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na sana tayo din ho mga Kristiyano ay tagapagdala din po ng mabuting balita. Tayo ang nagdadala ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi nga ho ay sa gitna ho ng salitang Ebanghelyo makikita ang salitang anghel. Tagapagdala ng mabuting balita. Kaya ho, magandang paanyaya sa atin na unang-una maging anghel tayo. Hindi ho yung anghel na nakikita natin sa litrato na cute, may pakpak na maliliit, na namumula ang mga pisngi. Hindi ho yun. Ang pagiging anghel na inaasahan sa atin ay tagapagdala ng Ebanghelyo. Mabuting balita ang dala natin. Hindi tayo nagdadala ng kasiraan ng iba. Hindi natin ipinapahayag ang chismis sa kapwa natin. Hindi natin ipinapahayag ang mga bagay na ikasisira ng kapwa natin o pagpapahayag ng maling balita o fake news, kung tawagin ho natin. Ang dala natin, mabuting balita. Mabuting balita ho, Nino. Mabuting balita ni Kristo. Kaya ho, sana po at magandang imbitasyon sa atin na sa ating pakikipag-usap laging merong moment of the Annunciation. Nagdadala at nagpapahayag ng mabuting balita. Kasama po ng pagpapahayag ho ng Anghel Gabriel ng mabuting balita kay Maria ay naging sagot din ito sa pangako ng Diyos sa bayan ng Israel na matagal na nilang hinihintay. Matagal na ho sila naghihintay sa Mesiyas. At sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel kay Maria, ito na ho yung katuparan ng pangako. Agad ba nilang nakuha yung pinagdadasal nila? Agad ba nilang nakuha yung kanilang inaasam? Hindi ho. Naghintay ho sila ng matagal na panahon. Kung babasahin ho natin ang genealogy ho ni Jesus mula sa pagpapahayag ho ng Mesiyas at pangako ng Diyos, ilang generations pa ho ang dumaan. Eh kay David nga lang ho, hanggang sa Babylonian exile, 14 generations na. Mula ho sa Babylonian exile hanggang sa panahon ni Jesus, 14 generations pa. So ganun ho katagal ang hinintay ng bayan ng Israel. Pero, magandang natin makita na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. God is true to His promises. But the Lord allows us and challenges us to wait for His promises to be fulfilled. Kaya ho, kung bubuksan po natin ang Ebanghelyo, laging itong kwento ng paghihintay. Kwento ng paghihintay na ang pangako ng Diyos ay magkatotoo. At ano ang tugon kapag ang pangako ng Diyos ay nagkakatotoo? Sila ho ay nagpapasalamat sa Diyos. At dahil sa tindi ng pasasalamat nila, sila ho ay handang maglingkod.
Kung maalala ho ninyo ang kwento ho ng nanay ni Samuel, 2 taon siyang paiyak-iyak sa templo at nang nagdadasal na siya'y bigyan ng anak at pinagkalooban ng Diyos ng anak na lalaki ang nanay ni Samuel. Anong ginawa ng nanay niya? Ibinigay sa templo ang anak na pinagdadasal at pinag-iyakan niya. Hinanda sa paglilingkod. Kaya ho, sa totoo lang ho, swak din po ang pagdiriwang natin sa araw na ito ng kapistahan po ng Annunciation na nagdiriwang din po ang ating mga Ministry of Greeters and Collectors ng kanilang anibersaryo bilang pagyakap din po dahil sa tindi ng pasasalamat sa Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Ibinibigay na ang sarili sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay naguugat sa pasasalamat. Kaya tayo naglilingkod dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan. At hindi ba't ito ang kwento ng karamihang nagbibigay ng sarili sa Diyos? Ibinibigay ang panahon, ang talento, ang oras para sa pagpapasalamat sa Diyos. Naiintindihan ko, ang karamihan dito ay naglakbay pa ho papunta rito. Dumayo pa ho. Naglaan ng oras, naglaan ng panahon, naglaan ng sakripisyo. Mainit ho ngayon. Dati ho, wala ho nagpapaypay sa loob ng simbahan. Ngayon ho, kahit nakabukas na yung 3 helicopter ho namin, may nagpapaypay pa rin. Niyayakap yung init at discomfort. Bakit? Kasi gusto nating magpasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Niyayakap ang sakripisyo. Niyayakap ang init. Tinitiis ang init. Dahil gusto nating ibigay ang sarili natin. Ang taong naglilingkod, ibinibigay ang sarili. Inahinahandog ang sarili. Bagamat may mga sakripisyong kalakip, alam niyang may kabuluhan ang lahat ng ito. Si Maria, inalay ang sarili. Ibinigay ang sarili sa plano ng Diyos. Kaya ho, kalakbay din po natin si Maria sa araw na ito. Siya ho na larawan at modelo natin bilang mga Kristiyano sa pagtugon, sa paglilingkod ng pagbibigay ng sarili. Si Maria, sa pasasalamat sa Diyos, ibinigay ang sarili at tumugon, "Narito ako, ang alipin ng Panginoon." Ibinibigay ang sarili para sa paglilingkod. Kaya po magandang hamon ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Una, tagapagdala ng mabuting balita, maging anghel na nagdadala ng ebanghelyo. Kumapit sa Diyos na tapat sa kanyang pangako at mula sa pasasalamat natin, ialay ang sarili sa paglilingkod. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom ng nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawan tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawan tao upang lumapit sa ating pagmamahal sa Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalan tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pantanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid na sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay alin, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin.
masamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanang mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Adi-adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maria,
loving God. You're the woman Mary's your name. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. And blessed are you. Blessed are you. Among sweet women, Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women, Maria, Ave Mga paalala, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Unalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalantao ni Maria sa kanyang sinapupunan. Ay siya nawang pagindapati na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinta
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,